Hi guys, ang mga palas nikat ito ang Nick Creation Channel. Guys, meron tayong magandang game na i-review ngayon. So ito nga yung Mars4. So ma-access natin yung mga information nito sa Mars4.me. So halos lahat ng mga points na tinitingnan natin para sa NFT game, I think medyo na-hit naman nila yon. So nagtatalo na lang to kung ano yung preference ng mga players. And yung bear market din ngayon, diba? So sayang, yung mga gantong mga AAA games, tapos tinamaan ang ganitong situation nga na medyo ilang pa na mag-invest yung mga tao, diba? Pero, syempre, sa ibang tao, advantage din yun eh. So, pag may nakita tayong project na may potential and para sa atin, affordable yung mga projects na yun. So, parang entry point din natin to. Pero syempre, do your own research pa din and invest what you can afford to lose lang sa mga project. So yun guys, ang pag-usapan lang natin dito, pakita lang natin yung game. So nagkaroon tayo ng opportunity na ma-install to. Actually, pwede na tong i-test ng mga owner ng lands dito sa Mars na game. And pag-usapan din natin yung sa website. So halos lahat ng mga important points daanan natin. Okay? So yun nga guys, so ito yung trailer pinapakita natin. No? So yung pinaka-ultimate goal lang naman dito is makakapunta ka sa Mars and then pwede natin siyang i-colonize. Tapos sa ngayon, parang single player pa lang yung game na available. So pwede ka mag-explore, kumuha ng mga resources, and mag-build ng sarili mo na mga blueprint. And in the future, parang magkakaroon din to ng co-op. So yung mga players na nandito, so tulong-tulong sila na gawing green planet nga to. So I think bagay na bagay itong game na to sa mga mahilig sa mga sci-fi. Tsaka yun, maa-amaze kayo sa graphics ng game na nakikita nyo nga ngayon dito sa trailer. Okay? Okay guys, let's go dito tayo magsimula sa single player. Actually, slip natin yung settings and so pwede nyo piliin kung anong setup nyo dito. So, hinay na natin lahat para epic na epic talaga, no? Okay, okay. Let's go. So, single player tayo. So, new game. So, tingnan lang natin yung mga controls. Tapos, mga basic lang na, ano, na pwede natin puntahan dito sa game. So dito guys, sa upper right, active quest. So bad landing yung nangyari. So dito sa lower left, makikita nyo kung may oxygen pa siya, ano yung temperature dun sa suot niya. And ano yung HP yata yung red eh. Tapos yung yellow, di pa natin alam. Lower right, andito yung temperature. Etong baba, hot bar, dito natin lalagay yung mga items natin. Pero bago tayo maglakad, tingnan muna natin yung controls. So J daw. So ito guys, yung movement natin, WASD. Space jump, yung left shift, yun yung parang run, yung sprinting. And then user interface, journal, J, M, map, yung tab natin, I. Tapos interactions, E, pag siguro pupulot ka ng mga items, yung left and right mouse button, yung mga actions. And then yung numbers, yung ano, yung mga items natin sa hotbar. Okay, tanggalin na natin yan. So lakad na tayo. So yun guys, oh, ganito pala tumalon sa Mars. Oh, medyo may delay lang, no? Oh, mag-sprint tayo, ayan, no? Oh. Shift. Bagay na bagay ito sa mga, ano, mahilig sa mga planets. Di ba? Puntahan natin to. Oxygen, yan. Kasi guys, narinig nyo ba yung hinga niya? Tapos ilalapit lang natin, yan. Lalabas yung E, pick up natin, yan. And then, punta tayo sa inventory, I. Pwede na natin to ilagay dito. So guys, kapag hinintay kasi natin na maubos yung oxygen yan, maghihingalo yan eh. Tapos mawawala ng parang lalabo yung screen natin. Pero gamitin na natin to. So left click lang daw ng mouse. Yan, magpahangin na tayo. So naging 999 na siya. Then punta na tayo dun sa ano natin. Sa next na item. So guys, yung gagawin nga talaga dito is survival lang. Sa simula, kasi i-colonize nga, sasakupin yung Mars, pang New Earth siya. So, open lang natin. Hintayin natin bumaba yung sa lower left, o, yung open crate. Tapos yan, take all natin yan. So, yun yung primary action natin, yung left click. So, pwede na tayo maglagay. Yung mga may laman, pwede natin ilagay dito. Ayaw, no? So, ito, pwede yan. Dito, refill, tapos yung shovel.
Alright. So, ganun lang guys. Tapos dito sa upper right, nakita nyo, explore pa daw yung mga wreckage, yung pinagsabugan ng spaceship. Hindi naging ganun kasuccessful yung ano nila, no, landing. Tapos, mag-explore ka pa. So, yun lang naman guys. Pero yun, pag nakita nyo dito, para na kayong nasa Mars, no? Ayun, no? Yun yan. Tumalon yun, guys. Gusto nyo bang tumira sa Mars? So, yun guys. Lahat ng mga kinuha nila dito na concept, yung physics, yung science behind Mars, so, nakuha nila yan sa NASA. And imagine nyo na lang guys kung tuloy-tuloy nila madedevelop tong metaverse na to kasi target din talaga nila. Magkaroon sila ng VR dito, parang virtual reality. Diba? So, kung mabibuild nila to and may integrate nila sa ibang mga ano no, metaverse, sobrang solid. Sila yung naunang gumawa ng parang space for Mars. Kita nyo naman yung lahat ng mga moves eh. Even yung sa Meta, di ba sa Facebook, yung gagawa sila ng mga metaverse gadgets din para magkaroon ng virtual world. And syempre, magkakaroon din sila doon ng mga NFT selling and mga assets, digital assets. So yun guys, para sa akin, sobrang solid na ginawa nila to. Yun lang guys. So I think napakita na natin to and alam niyo naman gaano importante yung mga working game. So single player pa lang ngayon and in the future makikita natin yung ibang mga users din dito. You can cooperate with them, trade items and makapag-survive dito, makapag-build ng sarili mong base based sa mga blueprint and sa mga resources na pwede mong makita dito kasi meron dito mga bato na parang pupukin mo ng piko tapos makakuha ka ng mga resources. So map, ayan guys, makikita nyo naman dito yung kung nasan tayo, kung gusto nating i-explore yan. So pwede natin yan makita. So ito yung dapat na pupuntahan natin. Tapos marami pang mga videos na nirelease yung Mars4 even sa mga AMAs nila sa official YouTube channel nila. So pwede nyo pang makita yung mga ibang information about the game. So ayaw kong ubusin yung oras natin dito. So ito nga yung Mars na Metaverse with revenue generating Mars NFTs. So kapag kinilik nyo to, pwede na kayong bumili ng Land NFT. Tapos makakapag install na rin kayo nung game na yon to test. Kasi yung mga land owners lang yung pwede. And then sa atin, dito sa NKC, so binigyan nila tayo ng link natin for our community. Imbes na 5% discount lang, so 30% discount yung ibibigay nila sa atin. So isi-share ko na lang yun sa description. So kung interested kayo dito, so yun, check nyo na lang yun mamaya. So i-connect nyo lang yung wallet nyo dyan, tapos makakabili na kayo, tapos apply nyo lang yung discount gamit yung link na yun. Okay, so kapag nag-hold kayo ng Mars4 Land, so magkakaroon kayo ng passive income. Kasi the more din na nauubos yung available na land na sinasell nila, tumataas din yung value niyan. Actually, yung mga bumili nga before, halos kalahati, kasi ito, 99,888 yung available. Nakalock yun. So, hindi pa nila yun pwedeng isell sa secondary market. Pero in the future, pwede na nila yun i-trade. So, sell your land for more. So, yun nga guys, parang in the future, kung magkakaroon nga ito ng value, so, masataas pa yung land na yan. So, kung gusto nyo naman panoorin yung gameplay, so, nandito yan. Dinemo siya nung director nila, Sinik, kapangalan pa natin, no? So, mapapanood nyo yan lahat dyan, guys. So, yan. Because this view is kind of awesome. So, ginagawa niya dyan, nakakapag-build siya ng certain space niya dito sa Mars. Okay. So, ngayon guys, kapag meron kayong hawak nga ng Land NFT, lahat ng mga actions dito within the game and in the future, so, doon kayo makakuha ng mga income. Hindi lang yung sa mga activities inside, ha, even yung mga sponsorships, yung mga ads. So, yung certain portion nun, napupunta yun dun sa community pool nila kung tawagin. And then, through the voting system din, parang ma-allocate yung mga earnings dun sa mga holders ng NFTs. So, yun yung mga benefits ng mga early adopters. And alam nyo naman, critical din yun for them to
continuously develop yung project na ginagawa nila. In terms of community, so yung Discord server nila, meron na siyang 26,000 na members. Twitter naman, 93,000. And then yung Telegram, nasa 37,000. Actually guys, docs na docs yung team nila to think na, ayan, nandito yung CMO, tapos nagpakita rin yung director nila, tapos yung game nila working na rin. Tapos yung quality pa nung game na ginawa nila, di ba? So, 3D yan, tsaka may VR in the future. Okay guys, so nandito tayo sa projection calculator. So dito guys, pwede nyong isimulate lang kung magkano yung return na pwede nyong makuha kapag meron kayong land, kung ilan yung active player, and kung magkano yung token. So dito sinimulate lang natin na pag may 1 land ka, tapos may 10,000 na players na active. I'm not sure kung sobrang dami pa nyan o konti ba yan. And then kung 0.02 or piso yung isang token. Kasi ngayon, ang presyo ng isang token is 0.16 pesos. So medyo mababa siya ngayon, diba? Pero 4 billion token supply nga yan. So pag kinalculate niya yan, so halos kalahati mababawi mo na while holding yung mga NFTs for a certain period of time. Pero ito annual yata ito. So yun, pwede nyo pa i-forecast, diba, kung ano yung pwedeng maging return nyo. Pero syempre, hindi naman natin ulit kontrolado yung mga buying and selling pressures ng mga tokens and NFTs. So make sure na pag-aralan nyo rin mabuti pag pumasok kayo dyan. Okay, so guys, marami na silang na sold na land. So 58,000 na yun. So ang natitira na lang is i-minus yung 99,000 dyan. So mga 40,000 plus na lang yan. Okay, so guys, yung partners nila, sobrang mabibigat din. So even yung Ilugi yung partner nila. Imagine kung AAA yung ginagawa nila, 3D, tapos no, tinry nila na makipag-collab dito sa Mars, no, yung mga species nila ilagay nila dito, di ba? Hindi imposible. Pero yun nga guys, investor lang din siguro sila dyan. So marami pang iba dito, yung X21, so yung mga familiar sa atin. And available na rin sila sa mga DEX. So ito nga yung sushi swap, tsaka yung pancake swap. So yun guys, sobrang. And sa MEXC, nandun na rin yung token nila. Okay guys, so yung mga reviews, andito rin yan. So pwede nyo i-check yan. Wala pala yung ano dito, no, yung Gate.io, pero kasama siya sa mga investors. Pero yun nga guys, listed na yung token nila. And alam nyo na ibig sabihin yan, di ba? So may mga KYC process na rin yan. And legit na legit yung project. Ito yung mga reviews. Nakita nyo naman, may mga AMA sila. And feature na rin sa Yahoo Finance, Bitcoin, Business Insider, Cointelegraph, and Crypto News. And kung gusto nyo pang malaman yung ibang information about Mars, so nandito naman yung information. So yun nga, interactive 3D metaverse siya na may mga land plots. Tapos yung goal nga dito is makasurvive, makapag-build ng civilization. And meron din sila dito na mga Mars 4 dollars as in-game currency. Tapos alam niyo na yung mga usual na activities sa NFTs, di ba, yung mga trading and all, so meron yun dyan. And guys, check nyo na lang yung mga FAQs and magkakaroon na kayo ng high level information. Pero medyo straightforward na siya eh. Pinakita na rin natin yung game. So yung mga resources and exploration, so gagawin natin yun dito. White paper guys, andito rin yung lahat ng mga information. Masyadong mahaba to, ayaw ko naman na maboring kayo dito. So nandito yung management and governance, colonies, equipments and rules, yung mga pag-exploit sa Mars. O ito yung mga resources na pwede nyo makuha: iron, aluminum, titanium, lithium, silicon, fuel, methane, and perchlorate brines, di ba? So yun yung mga pwede mong gamitin din for construction and production. So ito nga yung sinasabi ko kanina, yung mga base pagiging house nyo dito sa Mars. So yun yung mga gagawin nyo dyan. So ngayon guys, yung mga naging development stages kasi nitong Mars 4 na game, una Martian dashboard lang. So dito mo nga makikita yung mga NFTs na hinahawakan mo, and then yung mga na-generate mo na yield, and pati yung market days in the future. Tapos sunod naman, simulated Mars. So ito na nga yung playable version na pinakita natin, single player. And then in the future may mga co-op colonization na. So pwede mo na makita yung ibang players sa game.
Tapos yung mga pwede niyong gawin na nga within colony building, resource gathering, crafting and trading, cooperative survival, MMO, RPG. Tapos in the future nga, parang kung kaya mo yan gawin na green planet. So yun yung pinaka vision dito sa Mars. Together with other players yun ha. So I think okay din siya eh. In a way, hindi ka lang naglalaro. Tapos pag mahilig ka sa science, sa physics, or gusto mong ma-experience yung, or yung exposure sa Mars, parang dito nasa simulate nila yon. Yung mga nakukuha nilang data sa NASA, ini-incorporate nila dito sa game na to. Tapos kung gusto nyo naman maintindihan guys, yung economy and income sources, so makikita nyo naman lahat yan dito guys. Pwede kayong bumili ng Mars tokens or gumamit ng ETH para makabili ng Land NFTs na pinakita natin kanina. And then kapag meron ka ng mga account na yon, so pwede ka nang makapaglaro, makakuha ng mga resources. Pwede mo yon i-sell, pwede mo yon i-trade, and pwede ka maka-earn ng mga Mars4 tokens. Okay? So ito yung mga income na pwede nilang ma-generate, including yung mga sponsorship, aside sa mga transactions na napupunta sa community pool, and then yung payout nga nito napupunta rin sa mga may hawak ng lands. So ito guys yung mini-mention na parang dashboard sa mga may account dito sa Mars4. So makikita nyo dito yung mga points, NFTs, mga items na meron kayo. Tokenomics, so yun nga guys, 4 billion tokens. So medyo marami-rami yan. Yung iba mga 1 billion. Pero sa observation natin, di ba medyo mahirap siya na napataasin. Lalong-lalo na kung wala kang game. Pero ngayon kasi may game sila. Yun nga lang talaga guys, tinamaan lang din talaga ng bear market sa crypto. No? So tingnan lang natin kung paano to mag-i-evolve in the future. Partners. So ito yung mga partners nila guys. Kung gusto nyong tingnan, pati pala yung OKEx andito rin. Tsaka itong X Network. Oh. So mga bigatin talaga yung mga partners nito project na to. And Mars4 team, well, alam natin gano'ng ka-important yung team. So, tinay ko na to prior. So, nakita naman natin na experience lahat yan. And kung pumunta din kayo dito sa website nila guys, so docs na docs yan, pati yung mga LinkedIn account sila. Nakita rin natin yung mga AMAs. So, ibig sabihin guys, serious talaga sila dito sa project na to. Ayun guys, kung gusto niyo rin maging part ng Mars4 team, pwede kayong mag-apply dito. Okay. Alright, tapos kapag pumunta kayo dito sa Telegram guys, meron din sila dito ng mga pag-giveaways eh. Parang kung may landowner ka, matitest mo yung game, makapasok ka dito sa loob, pwede ka magpa-picture dun sa mga vehicles. So nakita ko lang dito. Eto, treasure hunt, find hidden vehicles. Tapos meron din silang game building competition and all. So guys, kung nakita nyo na sobrang promising itong project na to, yun, I suggest lang, di ba? Punta kayo dito sa website, puntahan nyo yung mga social media accounts nila and i-follow natin sila. And ilalagay ko rin to sa description. Yun. Pero sobrang solid talaga nung project nila guys. So guys, hanggang dito na lang yung review natin. Wala nang kailangan pang ibang sabihin. Pero sa akin talaga sobrang solid ng project na to. Abangan natin ano yung magiging development nito. Kapag may nakapansin siguro nito, in-endorse to ng mga big names. So mas marami pang mag-embrace dito sa project na to. But again, kung mag-invest kayo, make sure na alam nyo talaga yung pinag-i-investan nyo para hindi rin tayo malugmok kung ano yung mangyayari in the future. Kasi no one knows ano yung nangyayari sa mga project. Thanks for watching and see you on my next video. Bye-bye!